Hindi naman lahat ng tao totoo sa atin. Meron dyan nakikisama lang, meron talagang galit sa'yo, meron namang nakasupport sa'yo. Ang dami, lahat ng dyan ah. Lahat ng uri ng tao nasa paligid na natin. Pala si Gerardo A. Gerardo, a.k.a. Pongat, ang kalahating Pogi at kalahating Pangit. So, welcome nga po pala sa YouTube channel ko. Yun, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, hayaan nyo, unti-unti yung tayong magkakilanlan. Pero bago yan, don't forget to subscribe to my channel. Yan, okay? Tapos, don't forget yung So, kamusta kayo dyan, mga ka-ilong? Ilong! Yan. So, nandito na ako para pasihin kayo. At ito ang aking first new vlog from YouTube. Ayan, para magkaintindihan tayo at mas makilala nyo pa ako mabuti. Don't forget to click the notification bell. Yan, para lagi kayong update sa mga videos ko. So, bago ang lahat, meron tayong 5 tips. 5 tips. Kung paano maging pogi ang isang pangit. Tandaan nyo, lahat na nilikha ng Diyos, maganda at pogi yan, walang pangit. Huwag kayong maniniwala, okay? Ako, lagi sinasabi ng nanay ko, napaka-pogi ko. Naniwala ako doon, napakatagal. Pero dami nang bubuli sa akin, pero okay lang din naman. Kasi, eto ko, yan ang magagawa ko. So, ang topic natin ngayon is, paano maging pogi ang isang pangit. So, alam niyo naman, dito sa mundo, marami pang husga, yung mga mata, nanlilisik, para lang madown ka. So, watch out! Sisimula na natin! Ang unang-una natin, top 5, pababa tayo. Huwag mo silang pansinin. Yeah. Kasi alam mo kung bakit? Hindi naman lahat ng tao totoo sa atin. Meron dyan nakikisama lang, meron talagang galit sa'yo, meron namang nakasupport sa'yo. Ang dami! Lahat ng dyan ah, lahat ng uri ng tao nasa paligid na natin. So dapat, lahat ng sinasabi nila, lalo na kapag negative, huwag na huwag mong pansinin. Alam mo kung bakit? Sa mundong mapanghusga, tandaan mo yan, sa mundong mapanghusga, hindi lahat ng sinasabi nila tama. Gagawin nila lahat, lalo na ibang tao dyan na haters mo, gagawin nila lahat para bumaba ka, para maliit ka, para madown ka. Yun. Yung mga taong nandiyan sa paligid mo na walang ibang gawin kundi sirain ka, mga cancer, yan, walang ibang gagawin yan kundi gusto nila maliit ka, huwag ka nang kumilos, patayin mo yung sarili mo. Kasi yung totoo, inggit sila sa atin, inggit sila sa'yo. Kaya huwag na huwag kang maniniwala sa kanila. Hayaan mo sila. Tuloy ka lang sa mga ginagawa mo, sa mga gusto mong gawin. Kasi alam mo, pag pinansin mo yung mga sinasabi nila, talagang masasaktan ka lang. Kung ako sa'yo, pag may sinabi sila, pasok dito, labas dito. Lalo na pag negative, pero pag positive, pasok dito. Lagay mo rito, okay? Nabihan ka nila ng pangit. Sabi mo sa sarili mo, pogi ako. May team ka, pogi ako. Sinabi nila na wala akong kwenta, pogi ako. Basta huwag mo silang pansinin. Kasi the more na pinapansin mo yung sinasabi nila, the more na marami silang sasabihin sa'yo. Okay? Okay, dito na tayo sa number 4. Ayan. Mahalin mo yung sarili mo. Tama lang yon, na mahalin mo yung sarili mo. Alam mo kung bakit? Wala na bang ibang taong makakatulong sa'yo? Walang ibang makakasagot ng problema mo kundi ikaw lang. Kailangan na mahalin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung buong pagkatao mo. Mahalin mo yung bilang ikaw. Kasi wala namang nilikha talaga. Si Papa G na pangit, lahat tayo maganda. Eh, kanya-kanya nga lang tayong pamantaya kung paano maging pogi ang pangit. Hindi ko lang din alam pero okay kung anong bagsakan niya. Pero basta ako, pogi ako ha. Pogi ako para sa sarili ko. Yan. Kasi kapag minahal mo yung sarili mo, kahit anong sabihin ng iba, hindi mo na mapapansin yun. Kung maitim ka, kung pango ang ilong mo, kung maraming kulang sa'yo, kapag mahal mo yung sarili mo, tanggap mo yun. Kapag minahal mo yung sarili mo, tanggap mo na lahat sa'yo. Okay? Lahat ng meron ka, mahalin mo.
Hindi lang basta katawan mo, physical, buong pagkatao. Kasi yan yung way para masabi mo sa iba na ako to. Diba? Katulad ko. Ako to, si Ponget. Pogi ako. Ako to, si Natoy, na mahal na mahal ka. At sa paningin ng iba, hindi. Pero maging pogi pa rin tayo. Dito naman tayo sa number 3. Appeal and confidence. Alam mo, sa mga tulad natin ang medyo kulang sa itsura, bawingin natin sa appeal. Alam niyo kung bakit? Yung mga tao ngayon, like Kong, Empoy, pogi yung mga yan, ha? Lahat yung pogi. Pero yung appeal, napakahirap po ni nun. Kahit gano'ng kagwapo, kahit gano'ng kapakayaman, kahit gano'ng pa tinitingala ng iba, kung wala ka namang appeal, wala kang dating sa tao, wala pa rin. Ako, ang dami, every time na kumukontest kami, kahit alam kong kulang ako sa ganito, mga kagrupo ko, ang gagwapo. Pag sumayaw ako, talaga naman, hagod lahat. Yung mga tingin ako, kahit alam kong pangit ako, lahat yun. Yung appeal, napakahirap kunin nun. Confidence. Dapat na may confidence ka sa sarili. Huwag mo isipin na pangit ka, huwag mo isipin na kulang ka, isipin mo bukas. And feeling mo, pag naglalakad ka, may red carpet, mataas ka, lahat ng tao nakatingala sa'yo. Ganun dapat. Confidence, huwag masyadong mataas. Yan, baka minsan kasi may mga wala nang itsura, ang yayabang pa. So, mali yun. Simple lang. Appeal and confidence, pag pinagsama mo yan, daig mo pa yung gwapo, mayaman. Wala yun, tablado yun. Pag meron kang appeal and confidence. Pag meron kang appeal and confidence, taob sa atin yun. Yan, ito. Yan, ito. Tsaka ito. Wala yan, tinalo ko yan. Ano kung bakit? Hindi lang sa sayawan. Sa babae, sa kaibigan, sa babae, punong-puno ako ng appeal and confidence. Pero hindi ko ginagamit sa masama yun, ha. Ginagamit ko yun para maging hindi ako madown, hindi ako malugmok, yung patas ang tingin ko sa lahat, at saka higit sa lahat. Ginagamit ko yung appeal and confidence, lalo-lalo na sa talent. Kasi mahalaga yun, mahalaga. Number 2, stop comparing yourself to others. Okay? Napakahalaga nun. Hindi mo kailangan kumpara yung sarili mo sa iba. Anong meron sila? Kung bakit sila ganon? Kung bakit sila mataas? Kung bakit sila gwapo? Kung bakit sila mayaman? Huwag mong i-compare. Hindi mo kailangan makipagmataasan sa kanila. Hindi mo kailangan tignan kung anong meron sila na wala ka. Mali yun. Bakit? Kasi once na ginawa mo yun, sinasaktan mo lang yung sarili mo. Bakit? Kasi once na may nakikita kang maganda sa kanila at wala sa'yo, doon na pumapasok yung negativity. Doon na papasok yung madedepress ka. Yan, umabot sa gano'n. Kasi marami sa mga katulad natin na walang itsura, na ang tingin sa sarili is pinagkaitan ng mundo. Hindi minahal ng Diyos, yun yung sinasabi nila. Pero yung totoo, once na tumitingin ka kasi sa kagandahan ng iba at kinocompare mo yung sarili mo sa kanila, hindi na maganda yon. Negative na yung dumarating doon. Huwag na huwag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba, dahil unang-una sa lahat, may sarili ka. Meron kang part na wala sila, okay? Kung ito yung wala sa'yo, okay lang yun. Pero dito, tsaka ito, yan yung mga bagay na alam natin pwedeng umangat sa kanila. Basta, magpakatotoo ka lang. Yun, dito na tayo sa number 1! Yan! Be proud to yourself. Sa totoo lang, alam mo, yan yung isang key, kaya siguro ganito ako ngayon, malakas yung loob. Kasi unang-una sa lahat, tinanggap ko na yung sarili ko. Proud ako sa sarili ko kung anong meron ako. Kahit na meron akong bulok na motor, yan. Simpleng buhay, proud ako sa sarili ko kasi ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Hindi kaya ng simpleng tao lang. Yung mga achievements mo, yung mga nagagawa mo, dapat lahat yun, itinitreasure mo. Big man o malaki. Okay, so sa totoo lang, isang paraan para lumakas yung loob mo to face the world. Para pakita sa iba. Na iba ka. Maging bukas na aklat ka. Ipakita mo sa kanila yung kwento ng buhay mo. Maging totoo ka sa sarili mo. Lahat ng bagay dito sa mundo, kapag hindi ka proud sa sarili mo,
walang kaligayahan. At yung kaligayahan, yun yung key para magtagumpay. So, kung gusto mo tanggapin ka ng ibang tao, tanggapin mo muna yung sarili mo. Accept mo lahat. Kasi alam mo, sa buhay natin, kung ang sarili natin, hindi natin tanggap. Hindi tayo matatanggap ng ibang tao. At hindi ka rin tatanggap ng ibang tao. Proud to yourself. Kasi kung may isang bagay o tao, dapat maging proud para sa'yo, dapat yung sarili mo muna. Tandaan mo yan, Tol. Sama-sama yon, physical, mental, emotional. Kaya mo maging pogi sa sarili mong paraan, sa sarili mo. Ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko na pogi ako. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng tao, pogi ako. Kasi bakit? Dapat kong mahalin yung sarili ko. Malaman ko yung tunay na kahulugan kung paano mabuhay sa mundong ito ng masaya, ng walang iniisip na ibang tao. Wipe the negatives, grab the positive. Always think positive kasi yung pagiging pogi, hindi lang sa itsura kinukuha yan. Tandaan mo yung mabuti. Ayan na! Tapos na yung 5 tips natin kung paano maging pogi ang isang pangit. So sana nag-enjoy kayo. Mas marami pa akong video ilalabas. Sana subscribe na kayo sa channel ko. Ito na yung start. Ibigyan ko kayo ng magandang payo, tips, guideline. Yan. Sa lahat kung paano maging matibay ang buhay, kung paano mo haharapin lahat. Just be yourself lang. Yan. So ako nga po pala si Ponget, ang kalahating pogi at kalahating panget. Yan. Maraming salamat po. Don't forget to support me. I love you guys. Ito na, tuloy-tuloy na to. Wala nang bitawan. Shoutout nga pala sa AJ Rocks. Yan, salamat sa tulong nyo. So kung meron kayong mga suggestion or question or lahat ng gusto nyo nga pwede kong gawin, yan, just comment below. Yan, makikinig ako. May Facebook din ako. I-follow nyo ako. Add nyo na rin ako sa Facebook ko. Yan. Yung medyo cute na yan. Yan. So, magkwentuhan tayo. PM nyo lang ako. Lahat ng gusto nyo gawin. Lahat ng gusto nyo gawin ko, gagawin ko para lang mapasaya kayo. Started to do. When the whole world crying. Okay. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan nyo yan, okay? Spread love. I love you all.